Isang malusog na araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Monray. At ngayon po, pag-usapan po natin bakit mahalaga ang bakuna. Importante po ang mga bakuna dahil ang mga bakuna po ay naglalaman ng mga antigen. Kapag tayo po ay binabakunahan, pinapasok po sa katawan natin ang mga antigens. So ano nga po ba ang mga antigen? Ano nga din po ba ang ginagawa nito sa ating katawan? Kapag tiningnan po natin ang isang bakuna, ang nakikita lang po natin ay fluid. Parang may tubig lang sa loob ng vial o ng bote. Pero kapag sinili po natin yung laman ng vial o bote sa isang microscope, makikita po natin na naglalaman po yan ng mga antigen. Ang mga antigen po ay maaaring isang parte ng virus o bacteria o yung pinatay na virus o bacteria. Ang paggawa po ng antigen ay parang pagluluto lamang. Okay, so kailangan muna natin ng starting ingredients. Halimbawa po, gagawa tayo ng bakunang Sinovac. Ang Sinovac po ay isang bakuna laban sa COVID-19. Ang starting ingredient po natin ay ang mismong COVID-19 virus. Papatayin po muna natin yung virus gamit at iba't ibang mga pamamaraan. Kailangan pong patayin muna yung virus para po masigurado na ligtas po. Ligtas itong gamitin bago po natin ito gawing isang bakuna. Parang kapag magpiprito po tayo ng isda, syempre, kung gusto natin magawa ng pritong isda, papatayin muna natin yung isda, lilinisin, lalagyan ng pantimpla, etc. So, matapos pong patayin yung virus, ang maiiwan na lang po ay yung balat niya. Dahil balat na lang po ang naiiwan, hindi na po ito magdudulot ng sakit. Again, hindi na po ito magdudulot ng sakit. Again, dahil pinatay na po natin yung virus at ang naiiwan na lamang po ay ang balat nito, hindi na po ito magdudulot ng sakit tulad nung buhay pa po ito. So, yung balat po na yan, ito po yung tinatawag natin na antigen. Again, yung balat po na naiwan, matapos po nating patayin yung virus, ito na po yung tinatawag natin na antigen. At itong antigen na pong ito, ang nandito again, no? Nandito sa loob ng ating bakuna. Kapag po pinag-uusapan ng antigen, iniisip ko po na para yung mga teacher, mga bayaning guro. Bakit po? Kasi tulad po ng isang teacher, kaya pong turuan ng antigen ang mga matatalinong immune cells natin kung papaano po gumawa ng dagdag na panlaban sa sakit. Ang mga antibodies. Sinasakripisyo po ng antigen ang sarili niya para lang turuan ang matatalinong immune cells makagawa ng antibody. Ang iba't ibang bakuna po ay meron ding pong laman na iba't ibang mga antigen. Ang bakuna po sa polio ay may antigen ng polio. Ang bakuna po sa COVID-19 ay may antigen po ng COVID-19. At ang bakuna po sa tigdas ay may antigen din po ng tigdas. Ang antigen po sa polio ay tuturuan gumawa ang katawan ng antibody sa polio lamang. Ang antigen po sa COVID-19 ay tuturuan gumawa ang katawan ng antibody sa COVID-19 lamang. At ang antigen po sa tigdas ay tuturuan din ang katawan gumawa ng antibodies laban sa tigdas lamang. Kaya po, ang iba't ibang uri ng mga bakuna ay kaya pong turuan ang katawan natin gumawa ng antibodies laban sa specific na sakit na yon. During vaccination, pinapasok po sa katawan natin yung laman ng bakuna. Ang tawag po natin doon sa laman ng bakuna ay antigen. For the purpose of illustration, ito po ulit, no, yung pinapakita ulit natin yung itsura ng antigen. So review po tayo. Kapag nag-inject, ipapasok ang karayom sa muscle o sa laman. So, may nararamdaman po ulit na konting sakit.
Kapag nakapasok na ang karayom, ipupush naman natin yung fluid na naglalaman ng mga antigen. So, may iwan pong nakaipit sa muscle yung antigen. Ang katawan po natin, marami ang mga cells. Mga cells na tagapagtanggol natin laban sa mga germs. Ang tawag po natin sa mga cells na to ay immune cells. Para po sila ulit mga pulis. So, kapag may kakaibang bagay na nakapasok sa katawan, nakikita ito agad ng mga immune cells. At magtatawag po ito ng mas madami pang mga immune cells. May iba't ibang uri po ng immune cells at iba't iba din po ang role na ginagampanan nila sa pagdepensa sa ating katawan laban sa mga germs. Meron po tayong immune cells na matalino at kaya pong gumawa ng mga dagdag protection sa germs. Ang ginagawa po niya ay ang paggawa ng antibodies. Okay? So, pag nakagawa na po siya ng antibodies, yung antibodies po ay magiging dagdag na katulong ng mga immune cells para po puksain o i-control yung infection. Meron din po tayong mga immune cells ulit no, na kayang pong kainin, tunawin yung mga antigen, mga germs, at pagkatapos po niyang kainin, tutunawin at sisirain niya na po yung mga germs na yon. At dahil po napuksa na po nila yung antigen mula sa mga bakuna, sa susunod po na infection na may makakita po sila na halos hawig ang itsura doon sa antigen na nasa bakuna, ay alam na po nila kung papaano ito lalabanan. So, kapag po na-expose po tayo sa COVID virus, yung COVID virus po, magtatry po yan makapasok sa ating mga cells. Pero syempre, hindi ito ahayaan ng ating mga immune cells na lagi pong nakabantay at handang ipagtanggol ang ating katawan laban sa mga germs. Magtatawag po ito ng iba't ibang mga immune cells, kasama na po dyan yung matalinong immune cell. So ngayon po, susuriin ng immune cells ang virus. At syempre, dahil pareho po yung balat ng buhay na virus at yung antigen, marirealize ng immune cell na familiar na ata ito sa akin na virus na to. So ngayon, iisipin niya na kung alin sa mga alam. So ngayon, iisipin niya na kung alin sa mga alam niyang recipe ang angkop para makagawa ng antibody. So mula dyan sa mga nakita niya na dati, alin kaya ang halos hawig ang itsura o ang balat dito sa virus na bagong pumasok sa katawan? Dahil pareho nga ang balat ng virus na nakita ngayon at yung antigen na pinasok natin mula doon sa pagbabakuna, edi alam na ngayon ng immune cells kung ano ang gagawin niyang antibody para makatulong na sa pagpuksa ng COVID virus. Gagawa na po ito ng madaming antibodies. Madaming antibodies. Yung nagawang antibody, ang gagawin nito ay didikit sa mga spike proteins ng COVID-19 virus. Pinag-usapan natin ito sa video number 1. Tatakpan niya ang mga spike proteins na nasa balat ng ating virus. At dahil may takip ang lahat ng susi, hindi na po ito magagamit para susian yung doorknob sa cells. Kaya, hindi na po makakapasok ang virus sa loob ng ating cells. Kapag walang bakuna, maaaring severe COVID-19 disease ang maranasan ng tao. May hirap po sa paghinga, maaari pong tubuhan, at maaaring mamatay. Pero kapag po may bakuna, mild disease na lang ang nararamdaman at mabilis mag-recover. Kaya po, kapag tayo ay nabakunahan, sinasabi natin na mas nagiging malakas ang panlaban natin sa mga sakit. Kasi natutunan na nila mula sa bakuna kung paano ang tamang paglaban kapag dumating na ang mga totoong germs. Thank you very much for listening. Sana po ay may natutunan kayong bagong kaalaman tungkol sa COVID-19 vaccine. Para po sa ibang mga videos, maaari po kayong manood sa NIP Bicol sa YouTube. Salamat po!